ni-request ng isang kaibigan na i-compare natin itong lumang DBB Daba brass barrel na 21 inches long, 16mm diameter, saka itong bagong Cebu AC barrel na 16mm din yung outside diameter niya, saka 20 inches yung haba niya. So nag-set up tayo ng target doon, mga ilang ba, sandali, check ko. Around 38 yards. Try lang natin itong isang silencer lang na manipis ang gagamitin natin sa dalawang barrel. Tapos yung ano is JSB 18.13 grains jumbo heavy. Unahin natin yung Cebu AC barrel kasi yun na yung nakalagay. Tapos mamaya yung DBB barrel naman yung ilagay natin. Ay, sandali, nakalimutan ko yung cellphone holder. Yung cellphone holder para malagay natin itong cellphone. Okay, bali dito tayo titira tsaka dito.
So itong ito yung shot ko. Around 38 yards. Yung tatlo dito sa una magkakadikit naman. Tapos ganito din dito yung di ko alam kung dalawa yung tumama dito, pero dito dalawa. Tapos isa yung nakahiwalay. So bakit kaya laging ganun yung since yesterday, laging ganun yung tira ko, yung tatlo magsama-sama tapos yung dalawa. Siguro it was my fault. Gumagalaw yung mesa ko tsaka gumagalaw siguro ako. Pero maganda rin yung consistency niya ng AC Cebu barrel. Kasi itong tatlo, sama-sama tapos ito magkasama. Ito siguro dalawa to. Mas malaki yung butas niya kaysa dito eh. So nagsama yung dalawa, may wala yung isa. Si barrel na gawang Cebu. Tapos post ko muna kasi kakalasin ko muna yung scope, tapos alisin ko tong barrel saka yung silencer. Ililipat natin dito sa DBB barrel. Post ko muna. So ito, tinanggal natin yung scope saka yung barrel. Maigsi ng 1 inch kaysa sa DBB. Lagay natin yung DBB. Pause ko muna. Okay, so nalagay na natin itong okay, again may interruption. Nalagay na natin itong DBB barrel. Tapos gamitin natin itong same silencer na ginamit natin kanina dun sa AC Cebu barrel. O same pellets din yung gagamitin natin. GSB 18.13. Same distance.
yun. In BBB. So, same. Hindi ko lang ba ganyan ang tama. Kung nasa shooter yata talaga. Yung tatlo, nagsama-sama din dito. Tapos yung dalawa, medyo umiwali ng konti. Same here, dito. Sama-sama na naman yung tatlo, tapos yung dalawa. Umiwalay din. So, parang kamukha lang ng ano, ng Cebu barrel. Tatlo, nagsama-sama. Dito, dalawa, nagsama, isang umiwalay. Dito, ganun din. Tatlo, sama-sama, dalawa, nakiwalay. So, yung conclusion is, okay sila pareho. Ito, 6 group lang. Itong BBB 12 group. Conclusion is, nasa shooter. Kung mas marunong yung shooter, I'm sure na mas maganda yung resultang magagawa niyang shot group, 5 shots group sa AC Cebu barrel at saka sa BBB. Siyempre itong BBB matagal ko na ginagamit. Siguro nung buhay pa si Mang Bebot, since 2011 pa siguro or 2010, marami na rin akong nakuhang BBB sa kanya, and same, magaganda talaga. Kahit sa hunting noon, kung naka-BBB kami, tapos yung mga kasama namin, original Nimrod na barrel lang sa kanila, ganun, or ano, original na JBC, parang medyo angat kami ng konti, parang ganun. Kaya nagsikuha din sila ng mga BBB, pinulitan din nila yung mga barrels nila. Noon pa yun. Tapos, may buti may natira akong isa na BBB, pero yan ang result. Balik tayo dun. Pair naman yung ginawa natin comparison. Isang air gun lang yung ginamit natin. Same air gun. Same scope. Same pellets. Tapos, same silencer yung ginamit natin. So, nasa shooter talaga yung ano. Yung parehong maganda. Yung dalawang barrels. Nasa shooter na lang. Ako, magalaw ako. Itong lamesa ko, magalaw din. Tapos, pag ipupul ko na yung trigger, medyo gumagalaw ako. Saka hindi naman kasi talagang malambot na malambot itong trigger na to. Hindi pa siya natono for competitive shooting. For hunting, okay lang siya. Pero, di naman ganun katigas. Okay lang naman, malambot din. Pero, yung mga competitive shooters, they would prefer na mas malambot ng bihama kaysa dito sa stock setup ng ano, ng Ninja Pro receiver na to. Okay. Maraming salamat po sa panonood.